pangalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na ang kanyang kababaang loob ay ating matularan upang tayo ay maging kabahagi ng kanyang kaharian. Magpakumbaba tayo ngayon. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa mga mabuting hindi natin nagawa. Dumulog tayo sa awa ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumuspos sa obispong si San Carlos Borromeo upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang niya. Ibig bang sabihin ngayon, natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan nang sa gayoy magimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hinding mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel
ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaghanap na mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y pa rin, mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Magbabalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kung di ako matulungan itong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay tahimik ng malilibing kasama ng mga patay kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, o Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inanyayahan ka, nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang aanyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?
Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, "Kaibigan, dini ka sa kabisera." Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin na mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Carlos Borromeo, isang obispo, isang banal na tao. At natatangi po siya para sa amin dahil ang lahat ng mga pari po ninyo na naglilingkod dito ngayon sa Quiapo ay galing sa seminaryo ni San Carlos doon po sa Makati at marami rin po sa mga naging kura paroko ng ating simbahan ay mga anak ni San Carlos Borromeo. At hari manawari si Reverend Jess na sa awa ng mahal na Senyor ay maordinahang pari sa susunod na buwan ay siya rin ang magiging isa sa mga bunsong anak ni San Carlos sa aming seminaryo. At si San Carlos Borromeo po ay patron ng mga katekista sapagkat siya ang nagsulong na turuan ng mga tao gawing simple ang mga turo ng simbahan upang lalong maunawaan at masunod ng mga mananampalataya. Si San Carlos din po ang malaking bahagi sa pagpapasimula ng mga seminaryo. Dati-rati po kasi, pag may gusto magpari, ay sasama lang sa pari. Tuturuan ng pari, tuturuan magmisa, tuturuan magdasal. Ngunit wala pa po yung konsepto ng seminaryo na may paghuhubog, sama-sama silang sa isang lugar upang lalong magabayan. Kaya nga't sa Cebu, halimbawa, ang seminaryo din nila doon, ang mga matatandang mga seminaryo ay ipinangalan kay San Carlos Borromeo. At namumukod-tangi din siya bilang isang obispo nung panahon niya na nagkaroon din ng pandemic o epidemic. Nung panahon po niya, nung siya ang arsobispo ng Milan, ay nagkaroon ng tinatawag na bubonic plague galing sa daga, yung virus. At marami, katulad ng nangyari sa atin, itong COVID-19 pandemic, milyon-milyong mga tao ang namatay. At nung panahon na yon, nung 16 na siglo, hindi pa ganoon ang siyensya. Kaya ang kadalasang ginawa lang ng mga tao noon, maging mga sarili nilang kaanak, iniwan na lang nila sa bahay, itinapon sa kalsada dahil natakot mahawa. Diba, kahit naman tayo nung pandemic, diring-diri tayo doon sa mga
suspected no? na may virus. No? Kaya nga nakakalungkot minsan, di ba, yung mga frontliners, yung dalawa ko pong kapatid ay parehong doktor. Nakaranas din sila ng diskriminasyon kasi takot na takot tayo pag galing sa ospital. Kaya iniiwan, pinandidirihan, pinababayaan. Ngunit si San Carlos Borromeo po ang naiwan, nag-alisa na yung mga nasa pamahalaan, yung mga mayayaman, lumipat sa ibang lugar. Pero ang arsobispo ng Milan ang naiwan at nangalaga sa mga may sakit. Kaya nga't sa maagang gulang ay binawian din siya ng buhay dahil sa paglilingkod at pag-iisip ng kabutihan ng kanyang kapwa. At nung siya po ay ginawang obispo, alam niyo po, ang mga obispo ay may mga motto. Ang motto po, halimbawa ni Cardinal Advíncula, ay audiam. Ako'y makikinig. Si Cardinal Sin po, ang kanyang motto ay serviam. Ako'y maglilingkod. Si San Carlos Borromeo po, ang kanyang motto ay humilitas. Humilitas, nang ibig sabihin, pagpapakumbaba. Humility. Siguro, naisa-isip at naisa-puso ni San Carlos yung isang turo ni San Agustin. Nung tinanong daw si San Agustin, paano makapapasok sa langit? Ano raw yung tatlong bagay na kailangan mo para makapasok ka sa langit? Alam niyo ang sagot ni San Agustin? Pagpapakumbaba. 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 Tatlong hiningi, pero isa lang ang sagot ni San Agustin. Pagpapakumbaba. Kung gusto mong pumasok sa langit, kung gusto mong maging tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno, dapat may pagpapakumbaba. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, ang nagpapakataas, ang ibababa. At ang nagpapakababa, ang itataas. Kaya nga, sabi rin niya, siya, naguro at pinuno, ang naglingkod sa lahat. Kaya naalala niyo nung hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol? Pagpapakumbaba. Walang mayabang sa langit. Tandaan natin yun. Walang makapapasok sa langit na mayabang. Dahil si Jesus Nazareno na ating pinakasusunod ay puno ng pagpapakumbaba. Sabi din po ng isang santo, si San Juan Climacus, maraming pwedeng tularan ang demonyo. Maraming pwede siyang gawing mapagkunwari. Ang demonyo raw, di ba, naalala niyo sa Ebanghelyo, kabisado ang Biblia. Ang demonyo pwedeng gumawa ng himala. Pwede rin niyang gawing tinapay yung bato. Ang demonyo pwedeng maglipad-lipad. Parang anghel, dahil anghel din ang demonyo, kung di niyo na nakakalimutan. Ang demonyo pwede rin magtalon mula sa mataas na gusali at hindi mamatay. Pero sabi ni San Juan Climacus, may isang bagay daw na hindi pwedeng gawin ng demonyo. Hindi niya pwedeng gawin ang magpakumbaba. Kaya nga may isa raw na literatura, ang demonyo daw walang tuhod. Dahil hindi marunong lumuhod at yumuko ang demonyo. Dahil hindi siya mapagkumbaba. Iyon ang isang bagay
na kailanman hindi niya magagawa. Pwede siya magkawang gawa. Pwede siya magsalita ng magaganda. Pwede nga siyang tumawag din, Lord, Lord. Diba sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, makapapasok sa langit. Pwede rin magsakripisyo ang demonyo, pero hindi niya kayang magpakumbaba. Pero ano nga ba yung pagpapakumbaba? Kasi minsan sa atin, ang tingin natin sa isang taong mapagkumbaba, yun yung tahimik, nakayuko lagi, mahiyain. Di ba yun ang akala natin yun ang mapagkumbaba? Yung lalamya-lamya na parang hindi makabasag pinggan. Nakapag sinabi, uy, ang galing-galing mo. Hindi naman. Ikaw na yung number one sa exam. Ang tali-talino mo naman. Hindi, tsamba lang. Ang ganda-ganda mo naman kumanta. Hindi, medyo pumiyok nga ng konti eh. Di ba? Ang ganda-ganda naman ng suot mo. Hindi naman. Pero sa loob-loob mo, tuwan-tuwa ka. Palakpak na palakpak ang tenga mo. Hindi daw yun yung pagpapakumbaba, yung nagkukunwari ka lang na ikaw na dito, hindi, wag na. Kasi hindi ka nakaupo, nagtampo ka. Pag hindi ka tinawag para pasalamatan, sumasama ang loob mo. Kaya ano ba yung tunay na pagpapakumbaba? Simplihan lang natin. Gusto ni San Carlos, simple lang. Ang tunay daw na mapagkumbaba, hindi yung sarili mo ang lagi mong iniisip. Ganun kasimple lang. Hindi yung sarili mo ang lagi mong iniisip. Kasi pwede kang magganon, tahimik, mahiyain, pero sa puso mo talaga, sarili mo pa rin iniisip mo. Pwede kang maging matulungin, pero bakit ka naging matulungin? Para mangutangan ng loob yung mga tao, ako nagpautang sa inyo, ha? Ako tumulong sa inyo. Pwede kang mamanata, pero nung ano, ay naku, para makilala sa, ay oh, yan yung deboto sa Quiapo. Yan yung talagang nagsasakripisyo. Para magpalabas ka lang, magpakitang gilas. Pero ang tunay daw na mapagkumbaba, hindi mo kailangan bawasan yung sarili mo. Hindi mo kailangan gawing basahan yung sarili mo na hindi, hindi, hindi. Ang subukan mo lang, huwag laging sarili mo ang isipin mo. Hindi ho ba ganun ang ating mahal na Poon? Bakit niya pasa ng krus? Kung sarili lang niya inisip niya, ay bibitawan niya yung krus. Bakit siya naghihirap? Kasi ang iniisip niya, tayo. Yung kaligtasan natin, yung kabutihan natin, yun ang tunay na pagpapakumbaba. Kaya nga si San Carlos Borromeo, nag-alisa na ang lahat nung epidemya, bakit siya naiwan para maglingkod? Kasi kung sarili niyang inisip niya, umalis na rin siya. Pero ang inisip niya, ang kapakanan ng mga tao, lalo na yung mga nangangailangan. Sa pamilya, pag nag-uusap kayo, lagi ba yung gusto mo ang dapat manaig? Lagi bang ang tama yung iniisip mo? Sa samahan, lagi ba yung mungkahi mo ang dapat manaig? Kung ang bawat galaw natin, ang iniisip lagi natin, yung sarili natin, malayo-layo pa ho tayo sa pagpapakumbaba. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Kahit sa dasal mo, ang dasal mo ba para lagi lang sa'yo? O marami ka rin ibang pinagdarasal? Kung sabihin sa'yo ngayon ng mahal na Senyor, maghihimala ako sa'yo, pero pwede bang hindi muna yung dasal mo? Kaninong dasal? Sino yung ibang taong gusto mong bigyan ko ng himala? Ano isasagot mo sa mahal na Senyor? Igigiit mo ba? Wag naman o, mauna na yung dasal ko. Wag naman muna sila. Ako muna.
Pwede bang subukan natin ngayon yon sa misang ito? Mahal na poon. Marami akong pinagdarasal, pero meron din po ngayon akong kakilala. Merong akong kaanak, meron akong kaibigan na tingin ko po mas nangangailangan ngayon. Malugod pong ipagpapaliban ko yung sagot niyo sa akin, unahin niyo muna sila. Kaya ba natin yon? Kung sa puso mo, makakaya mo yon, dahil alam mo, mas may nangangailangan. Malapit ka na sa landas ng pagpapakumbaba. Gusto mong pumasok sa langit? Gusto mong makapiling si Jesus sa sareno? Gusto mong matulad sa Kanya? Simple lang. Magpakumbaba ka. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kanyang anak na si Jesus. Ang ating tugon, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa nang may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kesa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan at pagtatapos ng digmaan sa Israel at Gaza, sa Ukraine, at sa marami pa mga lugar na ngayon ay sinisira ng karahasan at digmaan. At habang inilalatag natin sa paanan ng Nazareno ang ating mga kahilingan, pagdasal din natin ngayon yung mga taong mas higit na kailangan ng tulong ng mahal na poon. Panginoon namin Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matuto nawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas magawa ito. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y buhay.
sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong hanap. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita, ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kali sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Carlos Borromeo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging mayabang, kung kami naging makasarili, kung kami naging manhid sa mga pagdurusa at pangangailangan ng aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo ang ating Panginoon, ang tunay na dakila at mapagkumbaba. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang pinapay ng buhay binasbasan, inatitilialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang pinapay ng buhay binaswasan, inatitilialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Announcement: available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hanggang Webes at Sabado, at tuwing araw ng Biyernes 5 a.m. to 8 a.m. sa finance office at BPI entrance. May karagdagang discounts sa mga bulk orders. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao, lalo na po ang mga kaanak, kaibigan natin na ipinagkatiwala ninyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglilinis at pag-ayos natin ng simbahan. Medyo marami-rami pa ho tayong gagawin kaya sana po marami pa rin ang tumulong bilang paghahanda natin sa deklarasyon bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Walang mayabang sa langit. Katulad ni Jesus Nazareno, ang pagpapakumbaba ay hindi pag-iisip ng sarili lamang, kung hindi ang kalooban ng Diyos at kabutihan ng kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na sumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.